Hi guys! Welcome back to Mama V's channel. For today's video, mag-share po ako ngayon sa inyo ng aking top 10 common mistake as a first-time YouTuber. Ayan, nag-breakdown po ako guys ng aking top 10 na na-experience na aking pagkakamali throughout my YouTube journey. I'm sharing this to you guys para matuto kayo sa aking pagkakamali at hindi na dapat uulitin. Ayan, if you're interested with this video, just keep on watching! Ang aking number 1 sa listahan ng pagkakamali ko sa pag-upload ng YouTube video ay yung capturing portrait video instead of landscape video. Ayan guys, itong pagkakamali kong to, nagawa ko dun sa aming Tila Pilon trip ng aking asawa. Sayang talaga yung video na yun guys. Ang ganda ng view dun sa Tila Pilon Hills. Mali lang ako ng pag-capture. Naka-portrait video siya instead na landscape dapat para nakikita yung view ng maayos. Kasi ang ginagamit ko lang guys sa pag-capture ng video is itong aking cellphone na Realme 5 Pro. Yan lang yung aking available na resource sa pag-upload or pag-capture ng video guys. Kaya dapat sa mga gumagamit ng cellphone, ang pag-capture nyo ng video is landscape. Yung nakapahiga yung cellphone instead ng nakatayo. Ayan, yan yung number one. My number two na common mistake is choosing the right thumbnail. Ayan guys, para catchy or para mapili ng viewer yung inyong video sa search, ano pa lang, dapat inaayos na natin. Meron doon sa YouTube ng thumbnail, mag-upload ka ng thumbnail, yung picture na dapat nandun pa lang. Sa picture pa lang is makikita na ng viewers na ito yung kanilang hinahanap or nakapaloob doon sa thumbnail na yon. Makikita na ng viewers na yung content mo is about doon sa thumbnail na yon. Ayan. Yun yung number 2 na common mistake. My number 3 common mistake is choosing the right title, description, and tags. Ayan. Itong tatlong to guys, dapat tuon sila sa isa't isa. Limbawa, ang iyong title is common mistake as a first-time YouTuber. Yan yung gagawin ko ngayon. Yun din dapat ang unang-unang nakalagay sa description at sa tags, guys. Huwag nyong minamaliit or huwag nyong nasa walang bahala yung description kasi doon din nakasalalay si YouTube algorithm para ma-recommend niya yung inyong video sa mga viewers na nagsusearch ng mga video na gusto nilang panoorin. My number 4 common mistake is choosing copyrighted music instead of no copyright music. Ayan guys, si YouTube kasi is strict sa mga copyright music. Yung music na pinili mo, iaano kagad nila. Kapag nag-upload ka pa lang, meron na dun sa YouTube studio, makikita nyo na may copyright yung music nyo. Dapat mamimili kayo ng hindi copyright guys. No copyright music. Maraming mga no copyright music na madadownload guys, kaya mag-search lang po kayo at aralin lang po yung tamang pag-upload ng video sa mga first-time YouTuber like me. My number 5 common mistake is change your personal vlog into informative vlog. Guys, hindi tayo artista. Hindi ako artista. Kaya itong pagkakamali kong to, based sa experience ko, hindi papanoorin ng mga viewers ang inyong personal vlogs. Kasi, sino ba nga naman ang magkaka-interesado sa personal vlog mo kung hindi ka naman kilalang tao, kung hindi ka artista, hindi ka politiko. Dapat, kung first-time YouTuber ka, para mapansin ng mga viewers ang iyong video, change mo sa informative. Halimbawa, cooking video, makeup video, skincare video, mga ganon, mga about technology, about finance, ganon. Para mapansin ka or para makilala ka dun sa pag-upload mo ng iyong video as a
content creator. Ayan. My number 6 common mistake is not looking directly to the camera. Ayan, guys, ha. Kapag may kausap ka, di ba? Parang hindi naman maganda na dito ka nakatingin, nandito yung kausap mo. Or dito ka nakatingin, nandito yung kausap mo. Mag-film ka ng iyong video, dapat doon ka titingin sa kung nasaan ang iyong lens. Ayan, guys, ha? Kasi, nung nagsisimula ko dito sa pag-film ng aking mga video, yung front cam ng aking cellphone. Natutunan ko from my cousin who is also a YouTuber na mas magandang mag-film ng video through rear cam. Yan, yung likod ng camera kasi. Hindi mo pagtutuanan ng pansin na tignan sa screen ang iyong sarili. Dapat nakatuon ka lang doon sa lens. Doon ka lang dapat tumitingin. Kasi syempre, kakausapin mo yung mga audience mo or mga viewers mo. Dapat nakaharap ka sa lens. Ayan. My number 7 common mistake is not clear and clean background. Ayan. Yung iba kong video, guys, mapapansin mo naman may mga nakasabit na medals. Kasi doon lang ako nagfi-film sa harap ng aking computer pag minsan-minsan. Ayan. Ngayon, dito lang tayo sa aking kwarto, sa aming kwarto kasi hindi naman kalakihan ng aming bahay. So, maghahanap lang talaga ako ng space kung saan available mag-film ng video. My number 8 common mistake is noisy background or sounds. Ayan. Hindi naman po mawawala siguro sa iba yun. Kung maaari na lang, ay iwasan na lang natin kung merong mga may ingay or mga maghanap na lang tayo ng mga space or mga area kung saan hindi masyadong maingay. Number 9 common mistake is too long intro. Ayan. Yung intro ko kanina, kinlear ko na sa inyo kung ano yun or kung tungkol saan ba yung video na gagawin natin ngayon. Kaya sana nagkaroon na kayo ng idea dun sa intro ko. My top 10 common mistake is too long video, guys. Alam ko naman sa lahat sa atin is madaling mainip or madaling magsawa sa mga pinapanood. Kaya puputulin ko na to, guys. Hanggang dito na lang yung aking top 10 common mistakes at sana meron kayong natutunan sa aking mga sinabi or mga shinare na common mistakes na dapat iwasan na or dapat matututo na tayo, guys. So, kung may natutunan ka sa video na to or nagustuhan mo yung aking pag-share ng top 10 common mistake as a first-time YouTuber, huwag mong kakalimutang i-click yung like, subscribe, and i-share mo na rin tong aking video para malaman na rin ng ibang mga first-time YouTuber na iwasan yung mga ganitong 10 common mistakes. Until my next video, guys! Bye!